si Mayor, bilib nga ako dyan eh. Ang lakas ng loob eh. Ang dami ng batikos. Pulutan na nga ng social media pero nakakangiti pa rin. Kasi sabi ko sa kanya, in the end, Mayor, ang katotohanan ang magliligtas sa'yo. Kasi minsan, truth is stranger than fiction. Pero, wala, ganun talaga eh. Ganun talaga yan. Sana lang lumabas yung katotohanan. Paano niya tinatanggap yung mga, lalo na yung mga online na batikos, yung mga opinion ng mga tao na hindi nakakakilala sa kanya? Alam mo naman yung mga social media, gusto lang magpataas ng likes yan eh. Gagawa-gawa ng kwento para sumikat. Maraming ganun. So, ako, advice ko, mag-sample tayo ng tatlo, pila natin cybercrime. Tsaka yung violation ng data privacy. Kasi napakahigpit ng batas dyan. Sabi ko, siguro, kaya layo niya kasing, ayan yung bumira eh. Ayan yung bumira. Salo lang siya ng salo. Pero siguro, dapat na siguro kumilos dyan. Pila na ng kaso yung mga ganun. Attorney, involved yung allegations po ng money laundering daw? Involved yung father ni Daw yan eh. Kaya nga dapat patunayan nila eh. Kasi yan, allegation yan. Pag pinasok mo yan sa social media, headline yan. Involved sa ganun. Allegation yan, boss. Kailangan patunayan mo. Sana ganito yan eh. Bago tayo mag-akusa ng reputasyon ng isang tao, kasi sagrado yung reputasyon ng isang tao, sana meron muna tayong ebidensya. Solid na ebidensya na pwedeng tumayo sa kilatis ng hukuman. Hindi yun. Ang dali-dali kasing magbato eh. Ang hirap-hirap sumangga. Kasi pag sinakyan mo yan, may troll na yan, may ano na yan, ang hirap ng mabawi. Sa, at the end of the day, wala naman palang katotohanan. Sinira mo lang yung pangalan ng tao. Sana bago tayo magganyang allegation, meron na tayong ebidensya para mas sikat ka, di ba? Kasi, eto pala, totoo pala to, may ganun pala. Sa ngayon, naririnig ko, malakas ang opinion namin. Sabi, narinig ko, sorry ha, Senator Risa, sabi niya, malakas ng opinion na talagang ano. Ano ba yung opinion? Yung bang opinion, nag-i-stand ba sa korte yan? Yung bang opinion, ebidensya yan? Attorney, you're questioning na po yung motive talaga nitong Senate hearing. Kasi ang motive nila, mag-pass ng batas. Dapat. Kung yun talaga ang motive nila, mag-pass na sila ng batas ngayon pa lang. Kasi malawak na investigasyon na yan. Marami ng resource persons ang na-imbestiga dyan. Ano pa ba ang kailangan para umpisahan ang pagbalangkas ng batas? Kasi kung hinihintayin natin yung citizenship ng tao, I'm telling you, hindi kayo makakapasa ng batas dahil hindi siya Chinese. Ilabas nyo yung Chinese passport, ilabas nyo yung Chinese birth certificate, ilabas nyo yung mga Chinese na nakakakilala sa kanya. Edi meron pa kayong basihan, pero kung wala yan, ano, intayin natin bago tayo magbalangkas ng batas? Huwag naman, di ba? Nangangailangan tayo ng national security. Sabi nyo nga, malala na yung problema sa human trafficking. Gawa na tayong batas ngayon. Ngayon na, huwag na yung anli-anli hearing pa. Walang patutungan yun eh. Attorney, anong other legal avenue po yung tinitingnan nyo yung presentation na doon sa Well, ang proseso talaga dyan. Pagkatapos dito, Court of Appeal, Supreme Court, ganun lang yung proseso doon. Sir, yung co-warrant of petition, maaring i-file yan ano, ng SolGen. Ano, posibleng tinitingnan nyo na dyan para sa aspect na yan kung dumating man? Ang Pilipino siya. Pilipino siya. So, patunayan nila na hindi siya Pilipino. Sa amin, sasagutin namin yan. Kasi ang paninindigan namin, Pilipino siya, halal siya ng tao. Kung meron nagsasabing hindi siya Pilipino o ibang nasyonal siya, ipatunayan nyo yan. Total, meron naman forum dyan, yung OSG nga. Patunayan nyo. And we will answer all the allegations. So, pagtingin nyo, madali nyo masasagot yung co-warrant of petition? Sila dapat na mag-prove ng ebidensya nun. Kasi kini-claim mong hindi siya Pilipino eh. And ang nanay niya, Pilipino. Natural born Pilipino siya. Ede, Pilipino siya. Alam mo, yung tax evasion case, sorry ha, pero more than 90% ng tao sa Pilipinas, merong tax deficiencies yan. Kaya nga merong assessment, merong tax notice of discrepancies, merong formal letter of demand, merong final letter of demand. Kaya nga, yung taxpayer, magbabayad siya ng deficiency. Kung meron siyang tax liability, babayaran niya.
hindi ka naman magpapile agad ng tax evasion. E di kung ganun ang, pagka the moment meron kang tax deficiency, pile mo ng tax evasion, mauubos tayo, negosyante sa buong Pilipinas. Kaya nga pinapakinggan muna ng BIR, totoo ba na ayaw mo magbayad? Kasi yung tax evasion, ayaw mo talagang magbayad. Binigyan ka na namin ng singil, binigyan ka namin ng panahon na magbayad, ayaw mo pa rin magbayad. Well, bumili ka ng chopper, di ka naman magbabayad ng tax, may VAT yan eh. Yun na yun, yung mga sasakyan, may VAT naman yan, di ka naman magbabayad ng tax kung bibili ka ng VAT yan, di ba? Ngayon, ang sinasabi niyo, saan galing yung pambili niya? Siguro yung lifestyle yung tinitira nila doon. Well, inamin naman niya sa Senate, yung bulk of the money na ginamit niya sa helicopter, galing sa tatay niya. Eh, ang tatay niya may pabrika sa China ng fabrics. Ano ba naman ang isang tatay na magbigay ng ganong halaga sa anak? Ngayon, kung binigay ng tatay yan, kasalanan ng anak. Tax liable ba yung anak? Siyempre hindi. Donasyon yan sa anak. Hindi mo naman kailangang i-declare yan. Kung sino man ang magde-declare yan, yung nagbigay, donor's tax yun. Ngayon, kung nasa akin yan, ginamit ko, bumili ako ng LB, kung ano-ano, wala na pakialam ang gobyerno ron. Wala na pakialam doon. Attorney, sa kabila bang banat ng iyong kliyente, ito do bang suporta ng kanyang mga kababayan? Alam ko, suportado yung mga kababayan niya. Oo. Attorney, yung binanggit ko kanina na posibleng mag-file kayo ng cyber libel, mag-sample kayo ng tatlo, anong mga elements yung tinitingnan doon sa mga pinopost ng mga bloggers o ng mga personalities doon sa Facebook or kung saan mga social media? Una, mali naman yung pinopost nila, sasabihin niya, ako po yung kapatid nila ng ganun. Hindi naman totoo yun eh. E di magpa-DNA siya, willing tayo, i-DNA yung babae na yun, kung sino mo yung kapatid na yun. Ako po si ganun, hindi naman totoo yun. That is misleading the public. And you are violating the privacy of a certain person na protektado ng ating Data Privacy Act. Payag ba si Mayor Gu na habulin itong mga gumagawa nito sa kanya sa online? Sabi ko, mag-sample tayo. Sa ngayon, wala pa siyang decision. Pero kasi kung hindi tayo sasample, tuloy-tuloy lang yan. Tuloy-tuloy yan. Ano babala nyo dun sa mga nagpapakalat ng mali naman laban sa kanya? Alam mo yung fake news, dapat noon pa yan eh. Dapat tigilan na yan eh. Kasi nakakasira ka ng reputasyon ng tao. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Diba? Attorney, last na lang. Kumusta si Mayor? Pagka nakikita nyo siya ba'y masasayahin pa rin ngayon? Or syempre may mga inisip siyang malalim ngayon? Pag nakikita ko siya, masaya siya. Pero siyempre, hindi mo maaalis na minsan siya, yung natutulala. Sino ba naman hindi matutulala sa ganyang klaseng bigla na lang bumagsak ang mundo sa kanya? Pero determined siyang lumaban talaga? Wala naman tayong ibang gagawin kundi lumaban. Hindi naman tayo pwede sumuko. Diba? Laban lang yan. Okay. Yes, sir. Salamat.